Seven na tayo. Near the town of Carcar, Cebu, there is a large triangular plat bounded by three straight roads which are 855, 817, 975 meters long, respectively. The owner of the land had decided to sell half of the plat to a neighbor, but the buyer had stipulated that the seller of the land should erect the fence, which was to be a straight one. The cost being high, the owner naturally wanted the fence to be as short as possible. What is the maximum length of the fence can be? So, purahin ko itong nasa gilid, no? Kasi medyo nakarang. Ayan. So, may triangle tayo, syempre, no? Ayan. So, triangle natin. Sabi natin yung triangle natin, ano ba yung dyan? Yung natin 855 dito, no? 855 meters ba to? Meters yata, no? Kasi naka-meters yung ating, ano ba? 870, ayan. Meters din. 975 meters. Ayan. Tapos, gagawa ka na ng fence, bibenta. Ating sa dalawa. Tama ba? Half the plot. So, yung half ng area niyan, kalahati-kalahati, no? So, anuman yung area dito, kalahati is sa isang side. So, paano ba yung paghati niyan pala? Actually, dapat yung paghati mo dyan is nagawa ka ng line segment parallel to the shortest side. Diba? So, ganyan. Parallel dapat sila, no? Ayan. Tapos, ito yung gagawin mong fence. Ayan. X natin yan. Ayan. So, dyan tayo maglalagay ng fence. Tapos, yung area nito, yung area, sabihin natin kulay blue. Ayan. Yung area na to equal dapat dun sa area dun, no? So, medyo pangit yung pagkagawa, no? Ayan. Yung area dyan dapat equal sa area dyan. Tama ba? Okay. So, paano yan? Parang trigo na naman, no? So, pag trigo, kailangan mo ng angle. So, sabihin natin angle theta to. Pero kailangan ba natin literal? Ano bang area nito? Sabihin natin itong triangle na yan, no? Ang area niyan, sabihin natin area 1 to. Ang area 1, syempre, di ba may 1 half r squared tayo? Or since magkaiba ng lengths, 870 at saka, ay mali, no? Mali. Bait mali. Kasi yung 870 yung buong yan, no? So, sabihin natin x ko na yun, no? Yz. Ayan. So, yz yan, di ba? So, kukunin natin yung area, that is 1 half y times z. Tama ba? Y times z, tapos, ano to? Sine theta. Ayan. Pwede ba natin makuha yung area na to? Pwede lang yata, no? Tapos may properties. Since similar triangles yun. Similar triangles. By similar triangles, di ba? Pag ni-ratio proportion natin yan. Yung 855 over x. Tapos yung 975 over z. Dapat magkaka-ratio lang yan. Tama ba? So, since x naman yung hinahanap natin, pwede natin in terms of x yung z at y. Tama ba? So, kung in terms of x natin si z, anong mangyari? Si z daw is equal to what? 975 over 855. Tama ba? X. Tapos si, pa naman, si y in terms of x din. 870. Tama ba? Lipat natin doon. 855 uli. And then x. So, may dalawa na tayong value na in terms of x na hinahanap natin. Pwede natin ilagay isalpak dyan, no? Ano pa ba? So, may x in terms of theta tayo. Mamaya, may a1 pa tayo eh. Pwede ba natin masolve tong a1 na to? Or, pwede ba natin hindi na isolve yung a1 na yan? Pwede lang, no? Diba? Itong area na malaki, si area na large. Diba yung area na malaki na yan, itong buo, is just equal to, ano ba yan, 1 half, 870,
975 sine theta, di ba? Tapos kalahati niyan, di ba kalahati nito, nung buong area na yan, di ba hinati nga natin, equal lang siya. So pag hinati ko yan, area na yan, or dinivide ko lang 2 uli, yan din yung area 1. Agree ba dyan? Yan yung si A1. Kasi kalahati lang. Agree naman siguro dyan, no? So yan. So ang unang equation natin, that is 1/4 870 975. Tinayos ko lang yung dalawang 2 na dun. Tapos sine theta. Dapat equal yan sa eto, A1. 1/2. Ano yung y? Diba na-compute na natin yan? 870x over 855. Tama ba? Oh no. Nag-log ulit, no? Wait lang. Document has just been saved. At hindi ko pa rin makita kung nasan yung aking mouse. Ano ba yan? Nasaan na yung mouse ko? Ayun. Lumabas na. 855. Ayan. Tapos si Z. May X yan, di ba? Di ba palitan din natin siya in terms of X para isang variable na lang. So, ang dito, no, dapat alam mo yung similar triangles. Tapos, mapansin mo kagad na magka-cancel lang. So, pwede mo rin namang isolve muna si area, tapos divide mo by 2 kung gusto mo. Okay. Ayan. So, anong value nito, no? Check natin, no? At ang lalabas na value is 604.5763 meters. Whole number yata yung ginamit, so 600 meters. So ito na siguro. Yeah. 600 meters ang sagot natin. So anong next na tanong dito? Which of the following are true statements, no? All symmetric histograms. What? Anong klase yan? Baka ang gusto niya sabihin, all histograms are symmetric. Baka ganun, no? All symmetric bell-shaped are normal. All histograms are symmetric. Siguro ang ibig niya sabihin, no? All symmetric histograms. What? Ito naman, all symmetric bell-shaped curves are normal, or all normal curves are bell-shaped and symmetric. So, una sa lahat, no, di ba pinakita ko na yung normal distribution. Ang normal curve, ganyan. Yung mean niya, yung gitna mismo, x bar. Tapos, ito is one standard deviation. Okay. So, equal yung distance dyan at equal yung mga values dyan. Equal yung area dito, equal yung area dyan. At equal yung area dito, equal din yung area dito. So, technically, no, pag sinabing normal distribution or normal curve siya, bell shape siya, no? Tama, bell shape. At, tama rin na symmetric siya. Okay. Kaya natin nagagamit yung z curve, yung z value, no? Yung z number, z score. Okay. Kasi nga, symmetric. Diba? So, ngayon, no? So, tama yung number 3. Yung pangatlo dyan, tama yan. Ngayon, ang tanong niya, lahat ba ng symmetric na bell shape are normal? Normal distributed? Normally distributed? Symmetric na bell, ano pa bang pwedeng itsura nun? Pwede ba yung pahaba? Ayan. Di ba bell shape naman siya at symmetric? At the same time, symmetric naman siya, no? Patanungin kita, pag kumuha ba ako ng isang standard deviation dyan, ang area under this curve ba, would be 33, mga approximately mga 33%. Just by looking, parang lumiit. Hindi nyo ba napapansin? Parang lumiit yung area. Parang mas lalong dumami yung area under the curve dito. In other words, hindi siya normally distributed. Iba yung itsura ng normally. Ito ay normal distributed, no? So, ibig sabihin, hindi lahat ng porque bell-shaped tsaka symmetric siya is normally distributed na. Okay, iba yung distribution ng area dyan or iba yung distribution ng probability dyan. So, hindi yan. Lahat ba ng histogram symmetric? Nakakita na ba kayo ng histogram? Diba ganyan yun?
pwede mong i-plot yung mga data mo. Ganyan. But lahat ba ng ganyan na data is symmetric? Hindi naman, di ba? Pwede nga kahit alin dyan, no? Pwede pang pahaba yun, no? Depende sa data mo na paano na-distribute yung data na kinuha mo, no? So, histogram is just parang bar lang, no? Parang ganyan lang siya, bar chart. So, anyway, hindi lahat ng histograms is symmetric. So, technically, no? Yung 3 ang ating sagot. Ayan. So, next question na tayo, no? Ayan. So, next question, a transverse was run on a small job site using 22nd theodolite and a chain. Assume the angle were measured with equal position. The direction of AB is 54 degrees 10 minutes. Isulat ko na dyan, ha? Baka makalimutan kung given pala yan. Determine the azimuth or bearing outline CA. Calculation of direction is clockwise around transverse minus interior angle. So, ewan ko lang kung magagamit yan dito, no? So, una sa lahat, no? Dalawa yung given yung angles. Adjustment. Ano bang ibig sabihin nito? Diba na kumuha siya ng field angles tapos may error. Ayan, no? Pag in-add mo, may 3 minutes na error. Kaya nag-adjust siya, minus niya ng 0.1 each. Ayan, assuming isa lang siguro yung pinang-measure niya. Isang beses lang siya nag-measure. Tapos ito, adjusted. O, tanungin kita. Adjusted na ito, no? Alin dyan yung gagamitin mo? Alam mo naman gamitin mo pa to, error nga. Ayan, di ba? May error nga. Siyempre yung na-adjust na. So, ibig sabihin, huwag mo nang pansinin yung nandito. Kasi hindi naman, di pa naman yan yung na-adjust. Gamitin mo yung na-adjust. Ayan. So, kung yan ang gagamitin natin, no? So, gawa tayo ng lines. Ayan. So, sabi niya, may sinabi yata siyang una. Ito yung angle ng mga lines natin. Yung line. Diba, triangle yung mabubuo mo dyan. ABC. Ang sinasabi lang nito, no? Ang angle mo, ito. Itong 52 degrees, yan yan. Itong B dito, ito lang yung angle mo. At sinya yung tanong ngayon is, anong direction ka dapat? So, makikita mo kasi na pwede kamitin ka makabuo ng iba't ibang triangle. Depende kung saan direction ka nagsimula. So, anyway, ano ba to? The direction is 54 degrees 10 minutes. Ano bang klaseng angle to? Bearing ba siya? Azimuth ba siya? So, meron tayong nagsisimula yung azimuth sa south. Meron din yung sa... Ewan ko kung meron talaga nagsisimula sa north. Okay. Yung pag-bearing, di ba, from the vertical yan, lagi. Ayan. So, anyway, binigay niya is 54 degrees 10. Sa PDF yata, ginawa niyang north azimuth. So, ibig sabihin na dito siya nagsimula sa north. Pareho lang naman lalabas, pero mas trip ko kasi yung galing sa south, no? So, sabihin natin galing ako ng south. Tapos, 54 degrees 10 minutes. Ibig sabihin, dito yung south azimuth ko, no? Tapos gagawa ako ng ano ba yung direction? Clockwise. So, ewan ko, no? Clockwise siguro ganito. Pareho lang naman lalabas. So, okay lang. So, yan. So, ito na yon yung ating direction ng line na yan, no? AB ba yan? 54 degrees, 10 minutes. So, 54 degrees. Siya na pong maliit. 10 minutes. Ayan. Diba tayo nung mas mahaba ng konti. Ayan. 54 degrees 10 minutes, tapos yan is AB. Tama ba? Tapos yung angle mo daw dyan, for A, angle B ba yan? Ay, angle A. So, ang angle A mo daw is 52 degrees 25. So, anong matitira dito pala? Okay, pag tinanong kita anong angle to, di ba yan is 90 degrees minus 54, 10? Tama ba? Natin, no? So, 35 degrees 50 minutes. So, ito daw is 35 degrees 50 minutes. Tama ba? Minus ko lang sa 90 degrees to. Tapos, ang sabi niya, yung angle A is 52.25. So, ibig sabihin, ayan. Oh, ba't hindi black, no? So, dapat, ang angle na yan is, yan, no, yung buong yan, 52 degrees 25 minutes. So, ano to?
Ano tong green ulit dyan, no? So, actually, no, minus ko lang yung 35 degrees 50 minutes. Tama ba? So, 16 degrees daw ito. 16 degrees 35 minutes. Ayan. So, kung natin yung angle dyan. So, sa B naman, ang B na angle, interior angle mo is 50 degrees. 53 degrees 04 minutes. So, pwede tayong gumawa ng triangle ulit. Sabihin natin pa ganyan. Gusto ko black, no? Ayan. Hindi ko alam yung... Paganyan siguro na lang, no? Ayan. So, ito is... Anong sabi niya? 50... Lagay ko na lang dito, no? 50 degrees, 4 minutes. Okay. Tapos yung angle dito, siyempre naman mag-meet sila, no? Dapat silang mag-meet. So, medyo malayo, no? Ayan. Parang gusto ko talaga i-adjust to, no? sabihin natin nag-meet dyan, no? Ayan. Kunwari nag-meet dyan. Tapos, eto, ano ba to? Sinabi niya yung angle. So, medyo hindi realistic yung angle natin. No? Mas malaki pala dapat dito. Okay. 74 degrees, 31 minutes. Ayan. So, 74 degrees, 34 minutes. Ito si C. So, ano bang hinahanap? 31 minutes. Ano? Okay, minutes dapat yun. Pero, okay. Determine the azimuth or bearing at line CA. CA, ito no. So, since ang ginawa ko dyan is azimuth, ang azimuth natin is south, hindi dapat yung azimuth din natin, syempre pareho lang dapat yan. So, galing din ako pa ganyan. Kukunin ko yung angle pa ganito hanggang dito. So, from the looks of it, no, pag looks from lang, hindi naman looks from, pag chinek mo lang, no, eto 90, eto 90, eto 90, hindi dapat mas mataas sa 270. Agree ba dun? Dapat mas mataas ng 270. So, expectation ko, mga 280. Pwede pa bang lumampas ng, ano itong 440? Umikot ka na ng isang beses. Kalokohan yata ito, no? Lumampas na ng 360. So, anyway, ito lang talaga yung pwedeng sagot pag ito yung drawing mo. Yung 286, kasi pa ganyan, no? Kasi dito yung south natin, ha? Dito yung ginawa kong north. Diyan yung south azimuth yung ginawa kong basihan. Umikot tayo, no? Umikot tayo pa ganyan. Kasi yan yung direction natin. Pero ano to? I think that is just, ano ba itong tawag dito? Sa angle na to? Alternating? Di ba alternating angles na yun? So, ito 35 minutes. So, ang direction natin is add mo lang yung 270. Agree ba na 270? Kasi tatlong 90 yan. Di ba? So, 270 degrees. So, add lang natin. So, ang lalabas 286. Okay, 286 degrees. 286 degrees, 35 minutes. Ayan. So, yan na yung sagot natin. Ayan. May kaiban ba? Wala naman, no? So, dun sa PDF, no? Ang ginamit is north. Pareho lang lalabas, no? Ayan, pareho lang lalabas. 286 lang din. Hindi ko alam kung saan ginamit to, no? Pareho lang naman. So, anyway, the height above the ball drop from the visa of mine's view park is given by, ayan, given by S daw, negative 4.9. So, meron tayong medyo magician na sign dyan, you know. Ayan. Ano nga uli yung sign na yan pag ganyan? Pero kahit hindi mo alam siguro, no, pwede mong hulaan na scored yan. Bakit? Kasi ganyan yung usually na given pag S, di ba? May T squared, T cube, mga ganyan. So, pwede mong mahulaan. Dalawang ganun, baka 2 yan, di ba? Yung pag ganun yata, square root. Ewan ko lang kung tama yung, ayan, squared. Okay. Square root or squared lang yan. So, yan, no? So, plus 192. Ang tinatanong dyan, what is S? S ba? Where S is measured? Hindi pala, no? What is V? Pag ang T1 natin is 3 seconds. Oh, madali lang yan. Di ba kunin mo lang derivative? Ang derivative ni position vector is just simply V. Velocity. Vector, pero vector ba ito? Basta yun, no? Negative 4.9 constant, bring down to
Diba? Minus mo yung exponent ng 1. So, 1. Derivative of constant is 0. O, simple lang, no? Or pwede mong diretso sa calculator, actually. Pag diretso mo sa calculator, gamitin mo yung d. Tama ba? Nandyan ba yun? Ayun, o. D dx. Tapos may box. O, ilagay mo lang dyan. Derivative, i-type mo lang yung buong formula. That's 192. Tapos, lagyan mo ng values na, ano ba yung hinahanap ng value? 83. And so, yun yung gagawin ko, no? Diretso ko na dyan sa formula na yan. Ayan. So, pag type mo yan, negative 29.4. So, negative 29.4. Okay. Since velocity yan, no? Siniisip ko baka position, pag distance yung hinahanap, yung absolute value. Pero velocity naman, no? Pwedeng positive, pwedeng negative. So, ito na. Since negative yung nakuha natin. So, negative 29. Ano yun? Papatras pa yan. pababa. Kasi, no, yung direction natin is pababa. So, pabilis ng pababa. Siyempre naman, no? Kasi may gravity. Ayan. Gravity ba? Oh, yes. No, may gravity siguro yan, no? Siyempre naman. So, anyway, ano to? 31. Experienced roofer can roof a house in 26 hours. A beginner roofer needs 39 hours. Find how long it takes for them to do the job together. Okay, napaka-simple, no? Lagay lang natin sa denominator. Diba ganyan lang yan? 1 over 39. Rate work, diba? Work is equal to rate time. Tapos si rate, sulat ko na rin, no? Work rate time. Tapos saan si work? One work lang. Yung pagpintura. Yung rate natin, yan lang, no? Yan lang yun, actually. 1, kasi yung work natin isa lang. Tapos 26 hours yung isa. Plus 1 over 39 yung isa. Yung rate nila, i-add lang natin dalawa. Tapos magkakaroon tayo ng bagong time. Tama ba? At yan is equal to yung trabaho, which is also equal to 1. Ayan. So, yan lang yun. Diretso na natin. 126. 1 over 39. So, ang time na makuha natin is 15.6. 15.6 hours. Ayan. So, yan na yata yung sagot natin. No? Ayan. An engineer selects a sample of 5 iPads from shipment of 100 that contains 5 defectives. Find defectives. Find the probability that the sample contains at least 1 defective. So, burahin ko na ito. No? Ayan. Simple lang naman yung solution dyan. No? Ano ba to? Among the 100, no? Sabi niyan eh. 100 daw yung samples mo. 5 dyan, defective. So, defective to, no? So, ilan yung matitirang hindi? E di 95, tama ba? Non-defective. Actually, probability na to, bilang-bilang lang. Bilangin mo lang. Ang hinahanap is yung probability na at least 1 defective. So, ibig sabihin, kung ako'y mamimili ng 5 sample, ano yung mga possible na makuha ko? Dun sa 5 sample, pwede akong makakuha ng isang defective, 4 na hindi. Tama ba? Pwede yan. Sinahanap at least 1. So, kung at least 1, pag at least, hindi pwede pa 2, di ba? Pwede pa 3. So, ibig sabihin, 2 defective, 3 hindi. Pwede rin 3 defective, 2 hindi. 4 na defective, 1 hindi, at 5 defective, walang hindi defective. So, nakuha mo lahat, no? Tiba-tiba ka, nakuha mo lahat ng defective. Ayan, so, ito mga defectives yan, ito hindi. So, yan, no? Yan yung possible na distribution. Pag nagkuha ka lang ng random, pwede mong makuha isang defective. So, hindi kasama dito yung walang defective kasi hindi yun yung hinahanap natin. So, ayan. So, paano diba yan bilangin? Pag ganito, no, pwede mong bilangin ng mano-mano. Kung ikaw, gusto mong mano-manuhin. Pero yan, no? Mahirap mano-manuhin yan, no? So, ang ginagawa dito, no? Mag-choose lang tayo. So, ibig sabihin, bibilangin lang natin yung all possibilities, yung all,
tsaka yung kailangan natin or yung needed or yung required, sabi natin required. Isa-isayin natin to. Ito yung unang case, second case, third case, fourth case, fifth case. Ayan, sa limang case to, no? Ayan, so sa unang case, anong ginagamit ba dito? Choose to, di ba? So, one, saan ka mamimili? Doon ka sa defective. Kasi defective yung hinahanap mo. So, ibig sabihin, sa among dun sa limang defective, mamimili ako ng isa. Five, choose one. Ano lang yan. Tapos, yung matitira, ano, saan tayo mamimili? 95, choose 4. Ano to? Namili tayo ng 4 dun sa 95. So, ito, no? Pa natin, no? Dun sa 5, namili tayo ng isa. Yan yung ibig sabihin yan. Dun sa 95, namili tayo ng 4. Yan yung ibig sabihin yan. Pero yan na ba yun? Probability tayo, no? Less than 1. Okay, less than or equal to 1. Dapat yung mga values natin. So, ibig sabihin, ano naman yung possibility dito sa baba? Actually, ito na to. Dito naman yung galing yan. So, ang possibility niyan is mamimili tayo ng ano yung magiging pagpipilian natin. Wala tayong, ano, wala tayong pagpipilian dito tayo sa whole. Sa pagsama natin uli yan, mamimili tayo ng 5. Ayan. So, ganyan lang yun, no? Dito, no? Parang nagkaroon lang ng groupings. Iniwalay natin defective, non-defective dito sa numerator. Namili tayo ng isa doon sa defective, namili tayo ng 4 doon sa non-defective. Tapos doon sa denominator natin, gagamitin naman natin yung 100. So, mamimili naman tayo ng 5 doon sa total. For case 1 pa lang yan, no? So, add natin. Yung susunod, pare-pareho lang yung nasa denominator nyo. Actually, no? 100 choose 5 lang din yan. So, ito naman, ito lang magbabago. Dalawa na yung ngayon yung defective natin. So, ano na? Doon pa rin tayo sa 5. Pero ngayon, dalawa na yung chinus natin na defective. Diba? So, among the 95 na nag-choose naman tayo ng 3. Ayan. So, ganito lang siya actually, no? Okay. So, diniretso ko na 5 choose 3 kasi dadagdagan mo lang naman ng isa, babawasan mo ng isa dun sa kabila. So, dapat 5 yan. Huwag kang magdagdag ng mamaya 6 na pala chino-choose mo. 5 lang hinahanap. Ayan. So, 5 choose 4. 95 choose 1, 100 choose 5, at saka yung panghuli, syempre, 5 choose 5. So, pinili mo lahat dito, no? Ito, kailangan ko ba mong ilagay? 95 choose 0, that is just equal to 1, no? Hindi na, 100 choose 5. So, ano to? Labas mo dyan, no? 0.2304. Yan. 0.2304. I think ito na, no? Ayan. So, mababa lang yung chance, ha? Mga 115 na makakuha ka ng defective dun sa limang samples, no?